Mula sa nakamamatay na init hanggang sa mga super bagyo, tumitindi pong lalo ang epekto ng nagbabagong klima. Kaya ngayong araw, sisimulan natin ang isang serye na malalimang tatalakay sa climate change. Unahin natin ang nakakagimbal na posibilidad na ilan sa mga lugar sa bansa buburahin sa mapa ng mga pagbaha. Ang GMA Integrated News Special Report, tinutukan ni Joseph Moro. Maynilang nilalamon ng dagat. Mga pagbahang pwede magpalubog sa ilang pasyalan. Historical site, sentro ng komersyo, at ng kapangyarihan. Mga tagpong posible sa hinaharap ayon sa mga eksperto, pero may patikim na ngayon pa lamang. Sa barangay Taliptip sa Bulacan, Bulacan, lulubog, lilitaw ang lupa. Sila na nga ang nag-adjust. Hindi tricycle ang suki ng marami, kundi mga sariling imbentong sasakyan. Ang tipaklong na mataas ang makina at tila nakatingkad na sa lupa, kaya uubra kahit high tide. Hindi naman daw bahain sa lugar noon, sabi ni Mang Saldi na 40 taon nang nakatira rito. Maraming lupa yan. Mataas nga yan, magandang lupa na yan. Maganda nung araw talaga dito. Maraming puno ng kamatsilim. May lupa ito. May mga talim akong yug dyan. Mga talbos ng kamote, lahat nandyan. Saging. Noong 2003 lamang ito kinunan. May lupa at mga tanim pa sa tabi ng kalsada. Ngayon daw regular na pinangangambahan ang high tide. At pag may bagyo tulad ng Manila sa ang bagyong Fabiano noong 1 taon lamang, nalulubog ang mga kalsada. At ang bahay ni Mang Saldi, aakalain mong nakapatong sa dagat. Pag yung malaki ang tubig, may bagyo, inaalis ko na yung mga bata. Dinaladala ko naman sa bayan. Malaki alon dyan. Hindi ka tulad nung araw, wala talagang alon, hindi ka matatakot. Low tide pa sa ngayon, kaya nakikita nyo pa ang kalsadang ito. Pero ayon sa mga residente, kapag nag-high tide, sinisimula ng kainin ng dagat ang kalsada. Ang tumataas na level ng tubig sa dagat, climate change na yan. At ayon sa ilang mga eksperto, ang nangyayaring ito sa Bulacan, posibleng mangyari sa mga lugar sa Metro Manila sa mga susunod na dekada. Ganito ang madalas na imahe ng climate change malayo sa Pilipinas. Mga tipak ng yelo na natutunaw dahil sa nagiinit na klima ng mundo. Pero ang mga yan ang nagpapataas ng level ng mga dagat. At sa Pilipinas, pinakamataas ang naitalang sea level rise ayon sa Climate Change Commission. 3 beses na mas mabilis kumpara sa global average. Ayon sa mga eksperto, nitong 20th century, tumaas ang level ng dagat sa mundo ng 11 hanggang 16 sentimetro. At sa taong 2050, posible maging 20 hanggang 30 sentimetro na yan, halos isang ruler na ang taas. Pero hindi mo na kailangang hintayin pa ang taong 2050 para makita ang epekto ng climate change. Ayon sa Greenpeace, sa taong 2030 o 8 taon mula ngayon, lulubog ang ilang bahagi ng mga syudad sa mundo katulad ng Maynila. Ang pagtaas kasi ng level ng dagat sinasabayan na ng paglubog ng lupa o ground subsidence dahil sa pagkuha ng tubig sa lupa. When we extract groundwater, yung space na inoccupy ng water sa ground before, eh nawawala. So, nagko-compact ngayon yung mga gravel o babagsak. Pag bumagsak yun, yung lupa ay nagsisink. Kaya kung patuloy ang pagtaas ng dagat pagsapit ng taong 2030, posibleng simula ng paglubog ng Maynila na magpapabaha sa ilang kilalang lugar tulad ng Luneta, Intramuros, Binondo at Malacañang. If it's 5 centimeters per year, in 10 years, it's half a meter. In 20 years, it's 1 meter. Sa UP Resilience Institute, kung saan pinag-aaralan ang posibleng baha na dulot ng climate change, kita na sa isang model ang mga babahain naman sa Quezon City pagdating ng taong 2039. So worse pa, pag tumaas yung temperature, worse pa yung pwede natin expect. In 2039, ito yung pwedeng maraming areas na ilubog.
Bago pa yan, noong 2010, ganito na raw ang paglubog sa ilang lugar sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela kapag high tide at bagyo. Sa taong 2060, mas marami ng lugar ang lulubog, kalahati hanggang 2 metro na ang pagbaha. At ganito naman sa taong 2100. Sa labas ng Metro Manila, posible rin maapektuhan ang pagtaas ng level ng dagat ang Rojas City at Cotabato. Ayon naman sa World Bank, mabuti raw at may siyensyang sumusukat ng epekto ng climate change na isinisisi sa patuloy na pag-produce ng carbon dioxide hindi lamang ng Pilipinas pero lalo na ng mas mayayamang bansa. Kamakailan, pumayag na ang marami sa kanila na magbigay ng loss and damage fund sa United Nations na ilalaan sa mga bansang apektado ng climate change. A victory not just for the Philippines, but for all developing countries that are at risk. Para paghandaan ang naghihintay na paglubog ng mga syudad na kung di aagapan ay hindi na maiiwasan. Kung sakaling hindi natin ma-reverse, ayaw pumigil ng mga tao ng madamihang CO2. Ngayon pa lang, papagplanuhan na natin, di ba? So we plan our communities para iiwas na yung mga communities na yon sa babahain because of sea level rise. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.